Bigay mo naman side mo. Oo, oh, oo. Oh. Sige, lapit ka rito. Hindi. Pwede mo i-deny, sige. Lapit ka rito, lapit ka rito. Oo, oo. Hmm. Ano ba na? Lapit ka rito, lapit ka para makuha, maano. Sige, sige. Okay lang. Ako ang kapag-usap sa abogado. Abogado namin dahil bigla po kami nag-alis ito. Ang pupuntahan po namin bata may cancer. Yan ang pagkakalam po. Bigla po kami. Sino ang kausap mo? Inasol. Sino ang kausap mo sa akin? Sino ang kausap mo para pumunta dito? May nag-message po sa akin na Kay Dubria, sabi niya na may nag-idol daw sa kapatid ko. Birthday daw ng mission. Pinost ko po ito sa Instagram account ko, nag-react yung mga tao. Sabi nila na pupunta kami dito kasi birthday daw at 6 p.m. pero meron siyang radio interview, so na-late kami. Kaya pagdating namin dito, sabi niya meron na daw VIP parking. Papa-retrieve ko po yung phone ko. My phone is with you guys. Hawak nung tao niyo. Asan? Hindi, yung cellphone daw niya. Hindi, mawawala yung cellphone. Hawa-hawa. Nakapost po yan sa kaya social media naman yan, makikita naman yan, maririnig natin yan. Nakapost po yan sa social media account ko. So positive na nagpunta kayo dito. Cancer patient, leukemia, Sean yung pangalan niya. Tapos pagdating namin sa parking lot, bigla na lang kami tinuyog ng mga 20 to 30 guys. 20 to 30, hindi aabot ng 20 yan. Hindi aabot ng 20 yan. I don't know, it's an estimate. Yeah, sure. Ang sakit mo sa ito, ito na lang tumawag sa inyo, sinasabi nga ang pupuntaan sa video niya ay isang bahay. For now, I cannot say who's that kasi we're all disoriented sa mga nangyari. Pero we're very honest, we're very clear, God is our witness, pupunta kami dito para sa ang birthday ng my leukemia patient. My friends, my followers on Instagram know that. I posted that days ago. Hindi nga pakaingay na sa social media na yung sakit dito sa pagkaka-arrest ko. Ano masasabi mo sa mga followers mo sa fans mo? Hindi totoo lahat ng paratang sa akin. Hindi totoo lahat? Okay. Hindi totoo na. Hindi po sa amin yan. Mm-hmm. Hindi po sa akin yan. Ang cellphone ko po dyan yung isa. Yung maliit po, hindi po yan sa akin. Yung pera po, tsaka yung lahat ng mga nasa sachet, hindi po sa akin yan. Pumunta po kami dito para sa batang may cancer. Ang galing pa po ko sa radio interview kanina. Diretso po ako dito, tapos bigla na lang pumunta. Pero aminado ka na gumagamit ka, di ba? Sabi mo kanina, na gumagamit ka ng marijuana. Nakikim na po ako. In some instances, pag may mga din out of town, yung baka nasa mga dagat, Pero, kailan ang last? Gumagamit ka? Siguro po nung nasa dagat po. Just yun yung sila sa'yo mga galit sa'yo. Kanina, may mga galit sa'yo. Enough na po ng interview. We will talk to our lawyers first kasi hindi pa namin sila nakakausap. And naka-media na, wala pa kaming lawyers. Wala pa lawyers. Our rights have not been, you know, respected. So, it's your choice. It's your choice. Let's stop the interview. Let's just stop the interview. Thank you. Wala pang marking. Nakabili na kayo? Yes, meron na sir. Iyan na yan para yung pipirma sa inventory niyo para makalit na sa ito. Sir, si Chairman. Sorry? So ayon sa Makati PNP, dumaan sa matinding surveillance ang grupo ni Looney bago sinagawa itong bypass operation. Ilan sa mga nakuha sa kanya itong high-grade marijuana, tinatawag na nakusyo, no? At saka bypass money na abot nga sa 100,000 pesos. Nangyari ito sa parking lot ng isang hotel kung saan daw ay may imi-meet na isang cancer patient sana si Looney at ang kanyang mga kasama. Pero naganap na nga yung bypass operation at nahuli na nga sila, no? Si Looney at ang apat niyang kasama ang mga na-arrest, including yung driver niya at ang babaeng to, yung 5x5. At yung DJ, sabi DJ at mga kasama niya sa trabaho ng dalawang na kaibigan. Ah,
nakuha ko ng signals. Ganun ba? Okay, sige, okay.